medyo papiyawan muna natin itong pinagpipestahan ng social media. Yung kaso ng pulburon. Madalas kong sinasabi sa inyo noon pa na ang droga ay laro ng mga maharlikang general. Negosyo nila ito eh. Lalo yung cocaine. Yung kaya yung siyabo. Kasi yan ang gustong mangyari noon. Noon pa yan. Pero si Marcos noon, inangaan ko din siya eh. Dahil yung nagkukuha ng cocaine noon na pulburon o di kaya yung opium ay pinapatay niya. Pinahiring squad. Madaling araw. Siya si... Nakalimutan kong pangalan itong incheck na ito eh. Isa siyang incheck. Yun ang kinuan pinapiring squad niya para hindi ko ang kaya maraming nagkuan na noon naglaylo. Hindi ba ninyo napapansin tuwing panahon ng eleksyon ay maraming kandidato ang lumalapit sa three colors, kung tawagin nila yan eh, yung INC. Sapagkat karamihan sa mga maharlikang general ay kasapi dyan. Kaya at sila ang kumukontrol ng mga kwan. Kinukontrol nila yung COMELEC. Oh. Kaya yung mga, kahit na ikaw magnanakaw dyan, eh, gagawa ang kanila ng paraan para manalo. Yan ang isang hindi ninyo alam. Naalala ko tuloy yung panahon ni Pinoy eh. Dahil sinabihan siya ng INC na ilang ba ang kakampi mong general? Di ba lima? Ngayon, ikukuha mo kami, eh marami. Maraming maharlikang general na kasapi sa INC. Halos lahat. Kaya si Pinoy ay ginawang laruan lamang ng mga maharlikang general. At ang halimbawa noon ay yung sa 44. Kaya lahat na nangyayari sa bansa natin ay conspiracy theory. Kung ganoon, na-blackmail si Pinoy kasi ang kwan niya eh, mayroon siyang ginto sa Central Bank. Yung bahagi ng mga Aquino doon sa Napindam floodway. At yung kwan na yan ay 3,500 kilos. Pero sinasabi naman ito mga vlogger na ito, mga talagang mga bulaan ito, palibas yung mga sip-sip boto kay Marcos eh. Halos lahat yan. Yung mga vlogger na yan, puro mga bayaran yan. Magbablog ba yan na walang kadahilanan? Sino nagbigay sa kanila ng gamit? Kung minsan bibigyan niya ng padadala siya sa ibang bansa, yung junket nga na tinatawag ko, karamihan dyan, yung mga makukuha na vlogger, yan, napunta sila sa ibang bansa. Pagkatapos, ang sarap ng buhay nila doon. Kaya, yung kwan na yan, para makuha nila yung parte ni Aquino sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At yan, dinala kuno sa Thailand. Pero hindi sa Thailand yan, dinala yan sa Amerika. Kaya, ang ginawa naman, dahil sa nagbigay ng kuno na yan, ng yung pinamamalita 3,500 tonelada, eh yan,
nakuha lang naman doon sa napindang Broadway, 550 tonelada eh. Oh. Kaya nga sabi ng Amerikano na kwan, sapat na ito pambayad sa utang nyo. Eh alam naman ni Corey na walang utang ang Pilipinas eh. Hmm. Alam ni Corey yun. Ngayon, nung isinakay nila sa barko, yung kwan na yon, yung mga ginto na yon, sa kwan muna nila sinakay sa kung para makapunta sa pier eh, dito sa barge eh. Pero naglagay din sila ng dalawang ambulansya para isakay, ay purinariya yata yun. Sinakay nila doon yung mga kwan na yan, yung mga ginto na yan. Yung ilang kwan lang yon, ilang maaaring tigisang tonelada dahil medyo wagsak na yung kwan noon eh. Yung kwan ng purinariya eh. Kaya diyan nag-umpisa na nakuanin si Corey yung administrasyon niya. At ang kakuan diyan ito si Hunasan. Oh, kung kukuanin mo yung Hunason sa salitang sursugon ay magnanakaw. Eh talaga naman magnanakaw ka. Huh? Oh. May kaso ka. Lahat 'yan mabubuksan lahat ng mga kaso niyo. At ang nagbigay ng pahintulot ay ito si Janet Yellen. May kopya ako ng maski ng mga serial number na iimprintahin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Oh, yan, alam na ninyo. Ngayon, yung tungkol sa kwan, yung pagkakagulo nila doon sa doon sa Bangko Sentral, hinahanap nila yung ginto, yung nag-mature na daw, eh, wala namang ginto talaga doon. Nanakaw na yan eh. Taon-taon dinanakaw nga niyan eh. Kaya nga hindi makadirekta magsalita yung kwan eh, yung Bangko Sentral sa mga nagpunta doon eh, na matatanda. Pero wala akong pakialam sa kanila dahil yan sinasabi niyang namumuno sa kanila, yung guardian. O, ano bang guardian? Eh, Hunason? Ay, yung mga kwan ng kwan? Eh, pinagdulo ko lang ninyo ang tao. Totoo na kwan yan, pero hindi naman, hindi tiga Aurora yun eh. Pro. At saka hindi ako dyan mag-withdraw. Ipilit kasi nila pagkatapos sasabihin niya sa Alabella Sarangani. O, nasaan ba yung Sarangani na yan? Hindi ba nasa Mindanao? Sino ba ang mga nandoon? Di yung mga scammer. Oh. Ipinipilit na nila na buksan daw. E anong bubuksan nila? Oh. Ninanakaw na nga eh. Taon-taon. Pag dumating yung pondo, kinukuha nila. Etong huli, wala na. Dahil nga dyan sa, eh, wala na kwan. Kaya nga si Mamba ngayon na nagkwan. Ang nagpantayin really. Ngayon, eh, tumungo na tayo dito sa kwan ng mga Marcos. Ang utak ng pagtatatag ng mga Shell Corporation ng mga Marcos ay si Jose Yao Campos. At ang kahulugan ng Shell Corporation ay mga kumpanyang hindi aktibo. Bagamat ito ay nakarehistro lamang maaring sa SEC. Noong 1970, ipinasara ni Marcos ang account niya sa Hong Kong. Dahil nga, nag-deposit noon eh, ito nga si Hineto. At idiniposito sa UBS, sabay paglagak ng mga treasury bond doon. Yung mga treasury bond niyan, maaari ito yung hinahanap kong 10 kahon na kasinlalaki ng Dora box. Bawat kahon may 10 kwan, kwarto. Oh. At bawat kwarto naman may 10 maliliit na box na nababalutan ng tangso yata yun. Pagkatapos may nandun yung cliche ng pagkakaimprenta
ng Treasury Bond. At ang halaga ng bawat gold edition ay $1 billion. Kaya nga, masyadong galante itong putang ina Marcos na ito, hindi naman kanya. Kaya nga, 8 ang titik sa pangalan ni Jane Ryan. Ang dummy account na nakapangalan kay Cencio C. Santa Romana ay may codename na Tiburcio Villamor Marcos. At ang fake identity ni Marcos ay William Saudner. Kaya itong sinasabing ikapito, siya ring ikawalo, sapagkat sila ay mag-asawa. Ngayon, 7-7 yan. 7-7. Yung ikapito, ikawalo, siya ring ikawalo. Kaya yung kani Imelda na codename na Jane Ryan, 8 letra yan. Pagkatapos, pagkwan, 7 uli. Subalit, noong 1972, nakadepositong war damage ay winidraw at inilipat dito sa Sandy Foundation. Ang naglipat dito si Hineta pa rin. Bagamat ang mga treasury bond ay para sa mga gold volume certificate. Kuno ay nanatili sa UBS. Kaya walang ginto sa UBS. Ang sinasanlaan lang, mga treasury bond. Pero yung treasury bond na yan, may backup. At ang mga backup niyan ay yung na dinala ng Japan sa Germany. Kaya yung mga opisyal lang hapon noon dito sa Pilipinas, ang mga karamihan, may mga baril silang German lager. Ito ay sinasanlaan ng mga bansa sa pamamagitan ng Bretton Woods na siyang IMF ngayon. Mula naman sa Sandy Foundation, ay napasa PDS Trust ito. Hanggang sa ito, inilipat sa Albertina Foundation. At isa lamang ito sa ilang foreign foundation na itinatag ng mga Marcos para maitago ang kanilang mga ninakaw na kayamanan na dapat nakalaan sa mga mahihirap. Ngayon, gumawa tayo sa Vietnam War. Ito kung hindi ko makuha nito dahil dilimitahan ko yung oras ko dahil pinuputol nila Itutuloy lang natin sa susunod. Ang Vietnam ay sakop noon ng France. Kung saan ang may kolonya ang England, nandun naman ang France sa karatig bansa. Lagi silang nagkakasabayan. Kaya katulad ng Amerika, nakuha ng England. Yung Canada naman, kuha naman ng France. At ang pagkalas ng France sa Vietnam, ay pumasok naman ang US. Sa aking pagkaalam ay may kinalaman ito sa pagpapahiram ng diktador ng mga treasury bond na halagang katumbas ng 12,000 toneladang ginto. Kaya kumalas yung France. Iiwanan ba naman niya yung kwan? Oo, nag-umpisa ang gera. Mga mahigit na kwan na yan 1955 na lang yata yan nung karoon ng kwan pero ang alam ko tuloy-tuloy lang yan hanggang sa pumasok itong Amerika Ang katwiran ng US ay baka kumalat ang gobyernong komunista sa South Vietnam at mapasa ibang bansa sa Southeast Asia. Panahon ito ni Lyndon Johnson at hindi lang France ang napahirman, kundi
US, Russia, China, England, at kasama na rin ang Vatican. Ang pakikipag-unahan ng US at Russia sa pagsakop ng Germany ay hindi yung pagka-develop ng atomic bomb at saka yung makupo nila yung mga scientists doon, kundi tungkol sa treasury bond na pag nalabas yung treasury bond na yun, dinadala sa Germany. Ang alam nila na sa Germany nakakuan yung mga treasury bond na yan, nakalagak. Kasi napakalaking halaga yan eh. Pero yung mga ginto, bawat magpapalabas ng treasury ba ng Federal Reserve Bank, ang PEDS, ay kinukuha nila yung katumbas ng ginto, dinadala sa Fortnox. Yan ang kunyan. Kaya alam ko, nasa Fortnox ang mga ginto. Pero ewan ko kung nandoon pa. Yan ang malaking kwan ng Amerika na dapat ipaliwanag nila. Kasi kung treasury bond na yon, di 1934 eh. Ang katapusan 1934 eh. Ang huli itong kwan na ito eh. Itong gold edition na eh. Yung nauna, ang unang nakakuan dyan, yung Wells Fargo. Pero masyado mababa ang kantidad noon. Mula sa $1 hanggang sa $100 ang kantidad niyan. Pero yung JP Morgan ay mula sa gold edition, silver edition, $1,000,000 ang isang peraso. At yung gold edition ay $1,000,000,000. Pero yan, nakatago yan. Diyan sa itinatago nila si Rothschild. Ngunit ang hindi alam ng Russia at saka Amerika, kaya bigla silang puntahan doon kagad eh. Ang layo ng Russia, ang layo ng Amerika. Pero bakit hindi nakialam ang Europe, ang France, ang England? Hindi sila nakialam. Kundi yung dalawa nag-unahan. Kaya nahati yan. Yung East Germany, yan ang napunta sa Russia. Yung West Germany, yan ang napunta sa US. Pero, mula nung nakuan yan, nabuwag yung Berlin Wall. Kasi nilagyan nila yung kwan eh, yung Berlin, linagyan ng demarcation line eh. Hindi ko alam kung 382 o kwan eh. Ngayon, nung malagyan yan at nung numabuwag, nawalaan na ng pondo ang NPA. Oo. Hindi pa din nyo alam yan. O bakit numabuwag eh, nagpan na. Wala na rin pondo ang NPA. Kaya dyan lang makikita mo na kasabwat ang NPA sa mga senaryo dito na nangyayari. Walang masyado nakakaalam yan. Tungkol naman sa England. May kinalaman ito sa Saba eh. Kasi si yung England, siya ang parang inupahan niya yung Saba noon. Pero ito naman Saba ay sakop ng kwan ito, ng Malaysia. Pero ang kwan niyan, ikinuan nito ng Sultanate ng Brunei kay Sultanate ng Hulo, Solo. Dahil tinulungan nata niyan sa pakikipaglaban. At nung inupahan niyan,
ng England. Pagkaraan ng ilang panahon, ninakaw yung kasulatan na yan. Kaya bandang huli, wala na. Walang may pakitang kanila. Ang katibayan. Pero, ito namang kwan, ito namang ampon, ay pinilit niya sinusugsug yan, kaya hiningian niya ng tulong si Marcos. Yung ampon na yan, kung tawagin namin yan noon, siya si Keram. Ngayon, kaya nga ampon eh. Ngayon, ang magpapatunay dito ay yung sultanate ng Borneo na ibinigay niya dyan sa kwan upang manahimik ang sultanate ng Borneo. Hindi pa rin nyo alam ito. Ay si Marcos ang nagpagawa ng palasyo. Maraming ginto doon. Pero yung mga ginto na yan noon pa ay yung mga nakukuha na parte ng Pilipinas sa mga minahan dito. Pero hindi naman karamihan yan. Kaya puro mga kwan yan eh. Dahil kinukwan na nga nila, sinasaliksik na ng mga buong mundo na kung ilan ang naminang ginto. Yung sinasabi ni kwan na mga ginto na napakarami na sinasabi ng kwan, ay hindi ganun karami. Yung naka-record. Pero kasi yun sa Japan, hindi naman naka-record yun eh. Dahil kinukulimbat nila dito sa Pilipinas eh. Dahil nga doon kay Lorenzo Ruiz. Oh, nung mapunta siya sa Japan, hindi yung pagtatayo ng religion ang pinuntahan nila doon. Ngunit ang koloni ng England ay yung bansang Malaysia. Kaya nga nakuan na niya yung kwan eh, yung Sabah eh. Subalit, ang England ay yung ang inupahan nila. Ngayon, yung pag-upa na yun, ninakaw, ano pang ebidensya nila, di wala na. Kaya, anong nangyari, kinausap ni Marcos itong sultanate ng Juan, ng Borneo para manahimik at ibibigay lahat ang gusto niya. Kaya nga, nabigyan din ng mga treasury ban itong sultanate ng Borneo para magkapag-imprinta sila ng sarili nilang pera. Kaya humiwalay eh. Kaya napakayaman niyang kwan na yan. Napakalit ang populasyon, pagkatapos malaking binigay na kwan. Hindi ko alam kung ilan libong treasury ban. Ay kung ilan libong, o oh, kung ilang na nagkakahalaga ng 5,000 toneladang ginto yata yun. Hindi ko sure yun. Linihim din yan. Ngayon, dahil ang Malaysia, nakuha niya ang Sabah, pero kailangan may kapalit. At ang kapalit ng kwan na yan, na hiniling ni Marcos, ay itong kwan na ito, Singapore. Kaya yan, dyan ngayon pumapasok yung kwan na yan. Yung account ni, yung dami account ni Marcos. Ay, yung dami account ng pagkalagak ng kwan sa UBS na ang pangalan niyan, General Sencio Santa Romana. Kaya doon, may kwan yan eh. Meron sa ilalim ng pangalan ni Sencio Santa Romana, yon ang kwan niya ngayon yan. Yung sinasabi kong MASGSR.
Kaya ang atang kahulugan ng MAS ay Monetary Authority of Singapore. Samantala yung GSR, Goldman Sachs Revenue. Kaya ito, si kwan dito eh, si Gloria at saka si Sarah, pinuntahan itong UBS Singapore eh. Biniverify nila yan. Dahil nga yung mga dami account na yan. Kaya itong Gloria na ito, yung liit na yan, magnanakaw, pagkatapos lalagyan ng brace. Ang pinakamaganda ilagay sa kanya dyan ay yung bakal na brace na parang aso na hinihila, katulad kay CP, ay kay Kwan, kay Duterte. Hatak-hatak ni Siping si Duterte, may kadenang bakal dito sa deeg niya. Ang ganda ng karikature na yun. Ngayon, sino na budol ni Marcos? Di si Ampon, yung sultanate ng Borneo, yung mga kiram. Upang manahimik ang mga kiram, binigyan siya ng authority. Uto-uto ito, walang alam eh. Authority na maging signatory. Siya daw si Spiritual Wonder Boy. O di, ang sabi ko naman, kung talagang inyo yan, kunin ninyo. Hindi naman ako nakikipag-agawan eh. Kunin ninyo. Malaya kayo. Huwag na ninyo akong idamay. O hindi ba Lady Man? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Wala kang alam sa mga kasaysayan. At kaya nanalo ang angkan ng kiram, ang sultanate ng Sulu, sa kaso doon sa International Court of Justice dahil sa pagkatuklas nila ang katotohanan. Kaya nga na-declassified yan. Yan ang patutuo yan. Lahat ng dokumento ni Marcos declassified. At ang kinukuha na kung itong mga kiram na ito, yung sa Luxembourg, yung Petronas doon. Kaya ang sabi ko, Petromine, Petronas, Petron. Kaya yan yung kwan ng Mapilindo. Kaya, maliwanag ngayon, ang tumatanggap ng mga kwan ng dami account ay itong Goldman Sachs. Kaya nga, nagkaroon din ng kwan, nakipag-ariglo ang Goldman Sachs sa 1MDB. Kasi yung mga kwan na yan, dinideposit nila yung iba doon sa 1MDB. Na itinayo ni Najib at saka ni Jolo. Eh si Jolo, empleyado dati yan ng Goldman Sachs. Pagkatapos, yung mga habang ginagawa, inaayos nila yung kumpanya na yan, yung 1MDB, ay kumukuha niyan eh. Yung mga dokumento, ang sabi nung abogada nila, hindi daw siya nakaharap sa mga pag-uusap ni Najib at saka ni Jolo, kundi nag-aantay lang siya sa labas na pagkatapos ibibigay sa kanya yung kwan na yan, yung mga dokumento na yan, upang ipadala naman doon sa BBM, codename na BBM, na ang meaning ng codename na BBM ay BlackBerry Messenger. Ngayon, kung ikukuha mo, ay kay Bongbong ito. Kaya nga nandaya na eh. Dahil naghahabol na sila, dahil paglitaw ko, at saka nataranta na sila nung saraduan ko yung UBS. Kaya yan, yung Goldman Sachs ang nagpapadala doon. May mga kaso na yan eh. Ngayon, ito namang kwan na ito,
ang tumatanggap naman dito sa Pilipinas ay hindi naman yung Bangko Sentral ng Pilipinas eh. Kaya wag ninyong hahanapin yung kwan dyan. Record lang ang nandyan. Kasi, kinuan na ako noon yan eh. Binigyan na ako ng karapatan na mag-take over dyan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero sinilip ko, pero nandoon nakabantay yung mga MBI. Tapos si Jack, ang alam ko, nandoon na sa loob. Eh bakit ako, kwan? Kaya yung ginagawa ng Committee of 300 kay Marcos, ay gusto din nilang gawin sa akin. Eh hindi naman ako basta-basta maniniwala sa kanila eh. Pag-aaralan ko muna yan. Iyan ang sabi ko, hindi akin ito. Oh. Pero yung kwan ni Jack, yun ang share ko. Dahil ang sabi, yung pinakamaliit ang pwede mo lang kunin. Kaya yun. Anong ko naman yung maraming kayamanan na yan? Baka matabunan ka ba dyan? Mamatay ka? Ang tumatanggap dito ay yung PBCOM. Oh, Philippine Bank of Commerce. Hindi yung BPI. Hindi kung ano-ano. PBCOM. Eh, kaya tahimik itong PBCOM na ito. Oh. Ipapadala nila. Ngayon, ito namang kuning inrili na ito ay bago lumabas yung pondo, ipapaalam muna sa kanya. Ngayon, pag pinaalam sa kanya, sasabihin niya, eps, paano yung akin? Parang pulis, ano? Paano yung akin? Yun, ang kwan dyan. Kaya yan ngayon ang kinukuha ngayon. Ngayon, yung PBCOM na yan ay may naki-merge ngayon sa tatlong bangko yan. Ito yung CMDI. Ay, CMIS yan. Ikukuha natin yan susunod. Yan ang una magiging topic natin. Dahil marami pang kabalbala ng ginawa nito si Marcos. Hindi ko pa makon yung sa Westinghouse. Dahil nandito. Kasi kung sobra ako sa oras, hindi na, baliwala lang, hindi naman ninyo mapapakinggan. Kaya puputulin ko muna para wala nang kwan. Wag na, para hindi na kayo naghahanap kung bakit pinutol. O, sige na.